Pasok. Pasok. Nanap ka ng anak mo, kuya. Kay, papa ba? Kanina ko rin po. Binatang ko kung matagal. Malapit na to. Malapit na nag-agropan. Oo. Sabihan ko na lang siya. Pabilis na lang. Dami pa nakapila. Pabilis si Manong Bola ngayon. Kaya kayo po ay pumila na rin, ha? Pakuha na lang. Papatay na lang din ng ano, electric fan. Okay lang kasi ma-edit ko naman yun. Kailangan mag-diab siya para yung init pumasok doon sa kaibutura ng kanyang kalamnan. Basta mga nag-aral, hindi nila alam. Basta na tusok ng tusok. May mga kanya-kanya siyang parts para kung ano man yung sakit ng tao, doon siya itutusok. Kadalasan doon sa ulo, migraine. Ganon din yung hijama, meron din parts sa ulo. Sa inche, acupuncture sa Muslim hijama. Yan yung specialty ni Kirini, hijama. Pagka Kristiyano kasi, pupulaan nila yung hijama kasi hindi sila aware doon, hindi nila alam kung ano yung kahalagahan noon. Pero kasi sa Muslim, kasama sa Quran, sa Holy Quran, nakasulat doon talaga. Kaya sacred sa mga Muslim yun. Pero yung mga Kristiyano, ibang Kristiyano, tinatawanan nila. Hindi na lang din ako nakipagtalo. Hindi kasi nila alam yung kahalagahan nun. Although yung hijama kasi, yung wet capping therapy, yun yung basa na sinasabi, kasi meron ng dugong palalabasin. Sa makalumang Pilipino, noon pa siya ginagamit. Pero yung mga bagong mga Pilipino ngayon, hindi nila alam. Kaya akala nila ganun lang. Tinatawanan nila, nilalait nila. Pero yung kahalagahan nun at saka yung benefits nun sa ating katawan, hindi nila alam. So, ang acupuncture, mahalaga rin siya para doon sa mga may
sprain sa mga may muscle problems na mga arthritis, mga ganun, mga kagaya nito, namamaga. So, pwede mo siyang i-muscle stimulator at saka acupuncture kahit na hindi mo na siya ma-massage o mahilot. Pero, bibigyan ko pa rin siya ng light na masahe para pang ano lang, pang follow-up lang doon sa stimulator at saka sa acupuncture. Kailan yung next niya na follow-up, kuya? Tingnan natin, bukas okay na to, ano niya na. So, tatanggalin na natin siya. Yung iba rin, basta na lang din sila tanggal ng tanggal, hindi nila tinatakpan. Kasi nag-open yan, o pagkaalis mo, open pa yung ano. First, kailangan takpan mo rin siya. Para lang sa ganun na yung force, hindi maano, mapasok ng kung ano. At ang disposal ng karayom, hindi rin basta-basta itinatapon kasi kawawa naman yung basurero pagka nahawakan niya. Kailangan talaga ibaon siya o kaya itapon sa imbornal para wala makakahawa o makakuha.